Tayo po ang lahat. Purihin ang Panginoon, umawit ng kagalakan, at tutugin ang gitara at ang kaaya-ayang lira. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang ating banal na misa po ay paggunita kay Santa Agnes. Santa Agnes, dalaga at martir, birhen at siya'y nag-alay ng buhay nung persekusyon ng mga Kristiyano nung unang Kristiyanong dantaon. Nawa matutuhan natin sa kanya ang pagkadalisay ng buhay at pagiging matapang na ipahayag ang pananampalataya sa harap ng iba. Mga kapatid, tinipon tayo bilang kaanib ng angkan ng Diyos, kaya dumulog tayo sa mawaing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyaya mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos. Patawarin tayo sa ating makasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pinili mo ang mahihina sa turing ng sanlibutan upang hiyain ang mapagmalaking malalakas. Ngayong aming ipinagdiriwang ang pagsilang sa kalangitan ng iyong martir na si Santa Agnes, kami naway pagbigyan mong makasunod sa pagiging matatag sa pananampalataya ayon sa ipinamalas niya sa pamamagitan ng Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiyo po ang lahat. Pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreyo. Mga kapatid, lubusang maililigtas ni Jesus ang lahat ng lumalapit sa Diyos sa pamamagitan niya. Sapagkat siya'y nabubuhay magpakailanman upang mamagitan para sa kanila. Si Jesus, kung gayon, ang dakilang saserdoteng makatutugon sa ating pangangailangan. Siya'y banal, walang kapintasan o kasalanan, nahihiwalay sa mga makasalanan at mataas pa kaysa sangkalangitan. Hindi siya katulad ng ibang mga dakilang saserdote na kailangang maghandog ng mga hain araw-araw. Unay, para sa sarili nilang kasalanan, at pagkatapos, para sa kasalanan ng mga tao. Minsang naghandog si Jesus at iya'y pang magpakailanman nang ihandog niya ang kanyang sarili. May mga kahinaan ang mga dakilang saserdoteng hinirang ayon sa kautusan. Subalit, ang saserdoteng hinirang na may panunumpa ay ang anak, banal magpakailanman. At ang panunumpa ng Diyos
ay huling dumating kaysa kautusan. Ito ang buod ng aming sinasabi. Tayo ay may dakilang saserdote na kaupo sa kanan ng trono ng kataas-taasan. Siya'y naglilingkod doon sa tunay na dakong banal, sa toldang hindi tinayo ng tao, kundi ng Panginoon. Tungkulin ng bawat dakilang saserdote ang maghandog na mga kaloob at mga hain. Kaya't kailangan ang ating dakilang saserdote ay mayroon ding iahandog. Dito sa lupa, hindi siya maaaring maging saserdote sapagkat mayroon ng mga saserdoteng naghahandog ng mga kaloob ayon sa kautusan. Ang kanilang paglilingkod ay anino lamang ng nasa langit. Sapagkat nang itatayo na ni Moises ang tolda, mahigpit na itinagubilin sa kanya ng Diyos ang ganito, "Gawin mo ang lahat ng bagay ayon sa huwarang ipinakita ko sa iyo sa bundok." Ngunit ang paglilingkod kay Jesus ay higit na dakila kaysa pinagkaloob sa kanila. Yamang siya'y tagapamagitan ng isang tipang higit na mabuti sapagkat nasasalig ito sa lalong mahalagang bagay na ipinangako. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Ang mga paghahandog, pati mga hain, at ang mga hayop na handang sunugin, hindi mo naibig sa dambana dalhin, upang yaong salay iyong patawarin. Sa halip, ang iyong kaloob sa akin ay ang pagdinig ko upang ika'y dinggin. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Kaya ang tugon ko, ako'y naririto. Nasa kautusan ang mga turo mo. Ang nais kong sundin ay iyong kalooban. Aking itatago sa puso ang aral. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Ang pagliligtas mo'y aking inihayag. Saan man magtipon ang iyong mga anak, di ako titigil ng pagpapahayag. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Silang lumalapit sa iyo'y dulutan ng ligay at galak na walang kapantay. Bayang sabihing ang puon ay dakila ng nangahangad na maligtas na kusa. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Magsitayo po ang lahat. Alleluia. Matayan, nagniming ang pagkabuhay. Alleluia. 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 Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon yun, umalis si Jesus at ang kanyang mga alagad at nagpunta sa tabi ng lawa. Sinundan siya ng maraming taong buhat sa Galilea. Nagdatingan din naman ang napakaraming tao mula sa Judea, sa Jerusalem, sa Idumea, sa ibayo ng Jordan
at sa palibot ng Tiro at Sidon nang mabalitaan nila ang lahat ng ginawa ni Jesus. Nagpahanda si Jesus sa kanyang malaga ng isang bangkang magagamit niya upang hindi siya maipit ng mga taong dumaragsa. Marami na siyang pinagaling, kaya't pinagdumugan siya ng lahat ng may sakit upang mahipo man lamang nila. Bawat inaalihan ng masasamang espiritu ay nakakakita sa kanya at nagpapatira pa sa harapan niya at sumisigaw, "Ikaw ang anak ng Diyos." At mahigpit niyang pinagbawalan ni Jesus, ayaw niyang ipasabi kung sino siya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiyo po ang lahat. Binabati po namin kayo sa pagpapala, pagbibindisyon, pagbibiyaya at pagkakaloob ng maraming grasya mula sa ating butihing Poong Senyor. Sikapin po natin tuparin ang kalooban ng Diyos. Magkaroon tayo ng inspirasyon mula sa Biblia. Patuloy po natin pinagninilayan ang paksa sa unang pagbasa mula sa sulat sa mga taga-Ebreo, si Jesus ang dakilang saserdote. Siya po'y inosente, malinis ang kanyang buhay, walang kapintasan, walang kasalanan. At siya ang namamagitan para sa ating mga makasalanan. Naging tao siya, kaya nga namamagitan. Namamagitan siya sapagkat siya'y totoong-totoong Diyos, nagmula sa Diyos, at totoong-totoong tao naman na naging katulad natin maliban lamang sa kasalanan. Kaya yung tagapamagitan, dinadala niya ang ating mga petisyon sa taas. At siya naman, sa pamamagitan niya, dumadaan sa kanya ang mga biyayang kailangan natin. Sa ating ebanghelyo ayon kay San Marcos, makikita natin na nagiging popular si Jesus. Binanggit ito siguro mga geografiya ito. Basahin ko po. Galilea, Judea, Jerusalem, Idumea, Jordan, Tiro, Sidon. Siguro, hindi nyo alam sino, ano ba yan. Pero ito yung iba't ibang mga lugar na balitaan nila yung katanyagan ni Jesus. Si Jesus, para bang talagang yung mga popular, man, mabilis kasi kumalat ang balita. At yung mga may sakit, kahit naman saan may sakit, kahit dito na lang, sa maliit na grupo natin, meron tayong, siguro tayo, kamag-anak o kakilala may sakit. At nagpapagaling na balitaan nila. Si Jesus naman, nagpapalayas ng demonyo. Yung mga demonyo pa, yung mga masasamang espiritu, kilala kung sino Jesus. O, tahimik kayo, huwag niyo sabihin kung sino ako. Ito po yung misteryo kay Jesus. Tanyag na tanyag. Ngunit yung mga nakakakilala kung sino siya, pinagbabawalan. Yung mga masasamang espiritu pa. Masasamang espiritu pa ito, masasama. Kilala kung sino si Jesus. Huwag niyo sasabihin kung sino ako. Ito'y misteryoso. Pagnilayan po natin ito, sa mga misteryo talagang kailangan titigil tayo. Kahit yung unang pagbasa, kahit ako po, pari na ako, talagang napakalalim. Malalim talaga yung kailangan natin ito. Hindi makukuha ito sa isang basahan o sa isang pandinig lamang. Kailangan muna ang namnamin natin. At kahit papano, unti-unti nating naunawaan. Ganyan ang estilo ng Diyos. Ang Diyos, makukuha mo lang sa dasal. Hindi yun. Oh, lalapitan mo. Ano ba gusto mo? Oh, ito. Hindi po ganyan. Matagal na po akong pare. Ako po'y para bang tatansyain mo. Nakatago pa, nakakubli pa.
unti-unti mong mababa na agan, ayan po yung estilo niya. Maniwala po kayo. At kahit kayong madalas na, ang Diyos siguro, ganun ang buhay, ganun ang pag-ibig, ganun ang kaugnayan, lumalalim. Hindi madalian, hindi pinabibilis. May Santa po ngayon, si Santa Agnes. Siya po'y, naku, matutularan natin. Batang-bata pa, matapang na, handang mag-alay ng buhay, birhen, malinis, handa siyang, oh, Panginoon, handa ko pong ialay ang buhay ko, mga aking sarili para sa iyo. Kumuha tayo ng inspirasyon. Tulong ni Maria, ni San Jose, mga santong tumutulong tuwing may pandemya, si San Roque, kahapon ay kapistahan ni San Sebastian. Nakipagdiwang po ako sa ating kapitbahay. Patron din labang sa pandemya. At ni Santa Agnes, maging bukas tayo sa kahiwagahan ng Diyos sa buhay natin. Magsitayo po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, ipinadala ng Ama ang kanyang anak upang pagalingin tayo. Manalig tayo, nahihilumin niya ang ating buong pagkatao. Ang tugon po natin, Ama, sa iyong pag-ibig, pagalingin at gawin mo kaming buo. Ama, sa iyong pag-ibig, pagalingin at gawin mo kaming buo. Ang simbahan, sa pamamagitan ng kanyang mga namumuno, naway may tapang na harapin at pasanin ang bigat at hamon ng pagbabago. Manalangin tayo. Ama, sa iyong pag-ibig, pagalingin at gawin mo kaming buo. Sa mga taong nangangailangan ng tulong, naway huwag nating isara ang ating puso. Manalangin tayo. Ama, sa iyong pag-ibig, pagalingin at gawin mo kaming buo. Ang mga nag-aalaga ng mga may sakit, naway huwag silang mapagod at higit pa nilang silang bigyan ng personal na atensyon at paggalang. Manalangin tayo. Ama, sa iyong pag-ibig, pagalingin at gawin mo kaming buo. Ang mga taong mayroong sakit na walang lunas at walang angkop na gamot, naway palakasin sila ng kanilang pananampalataya sa Diyos. Manalangin tayo. Ama, sa iyong pag-ibig, pagalingin at gawin mo kaming buo. Diyos ng aming buhay, tulungan mo kaming maipagpatuloy ang gawain ni Jesus na magbasbas at magpagaling upang tunay naming maipahayag sa lahat ang mabuting balita. Hiniling namin sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiyo po ang lahat. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin lumikha ang mga alay na ito
ay mapuspos nawa ng iyong pagpapala at patatagin mo kami sa pananampalataya na pinaghawakan ni Santa Agnes hanggang dumanak ang dugo niya sa pamamagitan ng Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan ngayong aming kagalakan na si Santa Agnes ay parangalan. Siya'y kapanalig naming may paninindigan na ikaw ay pahayag kahit siya'y mamatay sapagkat minarapat mong kanyang matularan ang iyong anak na naghain ng sariling buhay. Tulad ng naganap sa iyong anak, ang dugo ng mga martir ay dumanak, hindi dahil sa katatagang likas, kundi dahil sa iyong bigay na lakas. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya sa pamamagitan ng Espiritu, gabi mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamat ang kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inibot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo ni bubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng makasalanan. Gawin ninyo sa pag-alala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't inialay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay tangkalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Broderick na aming tagapangasiwa at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid namin na himlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat na mapumanaw, kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagidapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas kaysa ng mahal na Birhing Maria na ina ng Diyos. Ang ating Nuestra Señora de la Buena Hora, ng kabiyak na puso niyang si San Jose kaysa ng mga apostol ni Santa Agnes. San Aloysius Gonzaga, San Sebastian, San Lazaro, San Roque, ni San Juan Bautista at ng lahat ng mabanal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos abang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubili naman nakakagaling na utos at turo ni Jesucristo na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo,
Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hiniling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan, araw-araw iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwang sa inyong aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Dungyan mo ng aming pananampalataya at huwag ang aming mapagkakasala. At pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa yun sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Mga kapatid, mga kaibigan, sumainyo po ang kapayapaan ng ating Panginoon. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos, ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, mapalad na mainayayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Apostol na doon.
sa trono, kanyang alay sa paligid, Iba Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pagkatanggap namin sa banal na pakikinabang, hinihiling namin ang pagtulad namin sa katatagan ni Santa Agnes. Kami naway, pagindapating magkamit ng gantimpalang walang maliw para sa pananatiling matapat sa pamamagitan sa Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin kay San Roque o pinagpalang San Roque, Pintakasi ng mga may karamdaman, lingapin mo po ang aming mga kapatid na nasa banig ng karamdaman. Ang iyong pamamagitan ay sadyang makapangyarihan na nung ika'y narito pa sa daigdig maraming gumaling dahil sa pag-antanda mo sa kanila ng kamahal-mahalang krus. Ngayong ika'y nilulahati na dyan sa langit, nananalig kaming ang iyong pamamagitan ay lubhang magaling. Ialay mo po sa Panginoon Diyos yaring aming mahinaing at sa tulong po ninyo ay makamit ang kagalingan ng aming kaluluwa at katawan. Pakundangan sa mga hirap at sakit ng Panginoon Jesucristo at inyo po mga panalangin. Amen. Señor San Roque, ipanalangin mo po kami upang kami maadya sa salot ng COVID-19 at sa makaramdaman ng katawan at kaluluwa. Señor San Roque, ipanalangin mo po kami upang kami maadya sa salot ng COVID-19 at sa makaramdaman ng katawan at kaluluwa. Señor San Roque, ipanalangin mo po kami upang kami maadya sa salot ng COVID-19 at sa makaramdaman ng katawan at kaluluwa. Pagbabasbas sa mga deboto ng kanilang mga kahilingan at dasalan. Mahal na po ang Jesus Nazareno, iniyag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan niyo ang kanilang nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nilang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po niyo mga daladala nilang mga imahin at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito na way maalala nilang mga pangako nilang sa binyag. Na ikaw ang iibigan at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. Araw-araw po ako nagbibigay ng ulat sa inyo. Kahapon po, pumunta po tayo sa Porac, Pampanga at nag-abot ng inyong mga kontribusyon sa mga AITA, ating mga katutubo sa Porac, Pampanga. Salamat po at tinulungan din po natin yung mga nasunugan dito sa Baseco. Yung mga nagbigay kahapon, 2 sacks of rice, 50 kilos. Tapos may nagbigay po ng damit para sa Nazareno. 4 sacks used clothes, 2 boxes Summit water, 1 box Lucky Me chicken, 1 box pancit canton, 2 gallons alcohol, 4 boxes Arla cheese, 1 box assorted biscuit, 2 boxes used clothes. Salamat po, wag po kayo magsawa. Kahit na ba ito'y patago, palihim, ito'y alam ng Diyos at ang Diyos ang siyang magbibigay ng biyaya sa inyo. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihan Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Taglayin po ninyo sa inyong pag-alis ang kapayapaan ni Jesucristo. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipinto ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sa gisang ng aming kaligtasan.
Magsiupo muna po ang lahat para sa isang maayos at organisado.